What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay papakita ko sa inyo yung setup natin dito sa panggilid, dito sa motor ko, dito sa my Mio Sporty. So eto mga sir, marami nagre-request sa akin ito kung ano daw yung loob ng panggilid natin. Pero sasama na rin natin ng paglinis ng Kobe CVT cleaner. So yan po, shoutout sa Kobe, baka naman no. Tapos ito yung ilalagay nating center spring na 1200 RPM na BWIN, tapos 10 grams na flyball ng RS8. So yan, shoutout sa RS8 tsaka BWIN, baka naman. At tsaka clutch spring na 1500 RPM. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka palang sa aking munting channel at ngayon ka palang napadpad, huwag mo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kang manotify at lagi kang updated. At simulan na natin. Siyempre, ang gagawa at maglilinis sa panggilid natin ay si Sir Japs de Guzman. So, yan, piniprepare niya na yung mga gamit dito na tools panggilid. At dito nga tayo nagpagawa sa RS Camagay Motor Shop. Tapat lang po yan ng Adesa dito sa may Paniki Tarlac. So, trusted and proven na rin po yan mga sir. So, siyempre, bago tayo maglinis ng panggilid, kakalagin muna natin yung mga bolts dito sa may crankcase cover mga sir. So makikita ninyo talagang medyo madumi yung motor natin dahil umuulan po ngayon dito. Pero okay lang yan, kahit rain or shine magblablog pa rin tayo. So syempre tanggalin na natin yung mga iba pang bolts dito. So dahan-dahan lang tayo magtanggal mga sir, baka malos thread o bumilog yung bolts natin. So ito yung laman ng panggilid natin mga sir. So naka-racing tayo na panggilid dito. Yung pulley set natin RRGS na drive base, tapos yung pulley natin ay naka Sun Racing, tapos naka Sun Racing din tayo na clutch bell and female torque drive, tapos yung lining dito natin mga sir naka NCY lining tayo rito. So ito po yung itsura ng panggilid natin. At yung male torque drive mga sir, kon pa lang yan, stock pa lang yan. Pero as soon as possible, papalitan din natin ng Sun Racing yan. So kung magtataka kayo bakit chapsoy yung build natin dito, so matagal na rin kasing na-experience yung mga ibang pyesa. So ito talagang subok na subok ko na. Tapos yung RRGS na drive pace, talagang ito yung combination niya, yung sa Sun. So nasubukan ko na rin kasi yung Sun na drive pace, so hindi siya dumudulo. So ito kasing RRGS, so nabili lang din natin yan ng pira-piraso. Ayan, so pakita lang natin na talagang dumudulo yung belt natin dito. Tapos yung bola natin dati ay straight 9 grams. So ito, nagpalit na rin tayo ng center spring kasi stuck pa lang yung center spring natin kasi kargado na tong motor natin at naghahanap siya ng RPM. So ito, gagamit din tayo ng high temp na grasa. Huwag po kayong gagamit ng low temp na grasa kasi itong parts na to ay umiinit. So kailangan natin lagyan yung mga nagdidikitan sa bakal dito mga sir. So ayan, pinaprepare niya lang at tatanggalin na rin natin yung mga iba pa dito no. At lilinisin muna natin syempre. So ayan, okay pa naman yung pulley bushing natin, wala pa naman siyang alog. Tapos kine-check niya pa yung pulley natin kung may kanal na. Ayan, tatanggalin na rin natin yung stock clutch spring dito. So ayan, 800 RPM lang yung stock na center spring tsaka clutch spring natin. So dito mga sir, tatanggalin muna rin natin yung mga grasa rito. Gumamit lang tayo ng basahan. Pagka inisprayan kasi natin agad yan, masasayang lang yung Kobe CVT cleaner natin. So punasan muna natin ng malinis na basahan dito para matanggal yung mga grasa. So ayan, pati sa loob mga sir, punas-punasan po ninyo yan. So ito, ispray na natin ng Kobe CVT cleaner. So Kobe, baka naman no. Ayan, so mano-mano nating tatanggalin. Hindi na tayo gagamit ng joy na dishwashing liquid. Mas maganda po yung talagang proper na panglinis dito mga sir. So dito kasi meron na rin siyang chemical na nakalagay dito. At baka nagtataka kayo bakit nagtaas tayo ng RPM dito sa panggilid natin. Yung motor po kasi natin mga sir, 160cc na po siya. So kailangan natin magpalit ng clutch spring tsaka center spring. So kailangan po nating taasan yung RPM ng mga yon kasi hihingi pa yung motor natin ng RPM. So kapag rumekta tayo, so pagka nagra-ride tayo, dun nyo po mararamdaman mga sir.
So kapag ka pinul throttle nyo po yung motor ninyo, tapos hindi nyo na po tin-throttle, dun po nyo mararamdaman, meron pa siyang piga mga sir. So kumbaga parang mas titipid at mas maganda yung performance ng motor natin. So baka nagtatanong din kayo bakit nagtaas din tayo ng bola. So nagdagdag tayo ng 1 gram kasi minsan meron po tayo mga bit-bit. So meron din tayong angkas. So nag 10 grams tayo para meron din tayong dulo. So ayoko kasi ng arangkada lang tapos gitna, tapos pagka may naka 1B1 tayo sa daan, so wala na tayong dulo. So arangkada at sa gitna lang tayo malakas. Pero gusto ko kasi meron tayong dulo, kahit dulo lang, no? Kapag ka diretsuhan, so mareremate ka agad yung malakas sa arangkada, yung gustong sumabay sa atin. So ayan, ito mga sir, linisin lang natin pati yung mga loob dito. So makikita nyo talaga, talagang natatanggal agad yung mga dumi na nakasiksik dito sa mga panggilid natin mga sir. So wag po ninyong titipirin sa panglinis ng panggilid yung motor natin mga sir. Tapos pagka nalagyan na natin lahat, so syempre isprayan din natin yung loob dito mga sir. So 750 ml yata itong nabili nating CVT cleaner, o 500 ml, ewan ko, basta medyo marami-rami rin siya. So ayan, tanggalin din natin para makahinga yung panggilid natin. So every 3 months ako nagpapalinis ng panggilid. Depende na rin yan sa tinakbo ng mga motor ninyo. So dito kasi nasa 1,000 kilometers pa lang yung tinatakbo ng motor natin. At kapag ka nalinisan na natin ng Kobe CVT cleaner, so pupunasan na rin natin siya ng malinis na basahan. Tapos maglalagay tayo ng high temp na grasa dito mga sir. So wag nyo pong kakalimutan na maglagay ng mga grasa dito sa panggilid natin mga sir. At lagyan nyo po ng grasa dito yung mga nagdidikitan sa bakal mga sir. So may friction po kasi ang mga yan. Tapos syempre ilalagay na natin yung clutch spring natin na BWIN 1200 RPM. So ganito lang po yung technique ng paglalagay ng clutch spring. So kuha lang po kayo ng matulis na bagay na metal dyan, tapos hugutin nyo lang po, tsaka nyo isuksok dito sa may butas ng clutch lining natin. So okay na po yung clutch lining natin dito mga sir, nalagay na natin yung clutch spring natin. So ito, maglalagay na rin tayo ng grasa dito sa may female torque drive natin mga sir. So importante rin po yan, no? Bali, 6 po yung butas dito sa may female torque drive natin. Bali, nakakalkal na rin ito. So kapag kabibili po kayo ng Sun Racing, nakakalkal na rin po yan mga sir. So wag nyo na pong ipapakalkal yung stock ninyo. So ito kasi yung Sun Racing na female torque drive natin ay naka-design na po siya pang racing. So okay na po yan, no? At mano-mano nyo lang din lagyan ng grasa rito. So syempre, ilagay na rin natin yung lock dito sa may torque drive natin. Wag nyo pong kakalimutan yan mga sir, ha? Importante po yung mga kinakalag natin. Kung ano po yung mga kinakalag ninyo, ilagay nyo lang dyan sa isang tabi. Kasi pagka may nakalimutan po kayong isang lock dyan, magkakaroon po tayo ng problema dito sa motor natin. Baka mag-cause pa yan ng aksidente natin, no? So ayan yung mga butas dito mga sir, lagyan natin lahat ng grasa yan. So umiinit po kasi yan, tapos bumubuka po kasi yan mga sir. Ayan, yung mga sobrang grasa po rito, punasan lang din natin ng malinis na basahan para hindi po siya kumalat dito mga sir. So okay na yung torque natin dito mga sir, no? Yung torque drive natin. Ayan, pati yung sa gilid pa pala, punasan pa po ninyo, kuha lang kayo ng matulis na metal. So ito naman na yung center spring natin. So medyo matigas po siya ng konti, bali 1200 RPM po ulit yan mga sir, ha? Tapos ilalagay na rin natin yung clutch lining natin dito. So syempre pagka maglalagay kayo, i-press nyo lang yan, tapos lagay na natin yung lock dito. Tapos higpitan na rin natin yan, gamit tayo ng impact tools. And then ang susunod naman nating lalagyan ng grasa ay yung butas ng pulley natin, pati yung axle ng torque drive natin dito mga sir. So konti lang po yung ilagay ninyo, no? Wag rin masyadong marami. So ilagay na natin itong panggilid natin mga sir, tapos iikot nyo lang yan. And then ilagay na rin natin yung clutch belt dito, tapos sigpitan na rin natin yan ng size 24 na nut. So ito po yung panggilid naman natin dito sa may pulley. So kapag ka nalagyan na natin ng grasa yan mga sir, ipaikot nyo lang ulit yan, no? Tapos ilagay na rin natin yung pulley bushing mga sir.
So ito kasi umiikot din po yan at nagkikiskisan po yan mga sir. So umiinit din po yan. At yung susunod naman na ilalagay natin dito mga sir, yung fly ball natin na 10 grams. So RS8 baka naman. So ayan, nailalagay na natin ito. Bali 6 pieces din po yan mga sir ha. So ayan, nilalagay na rin natin siya. Kahit magbaligtaran po yung position nito mga sir, no? Yung iba po mga sir, ang ginagawa nila, nagko-combination sila ng fly ball dito. Merong 8 grams, tapos 10 grams. So ang mas maganda mga sir, pare-parehong timbang na lang kayo ng bola. Kasi based on my experience mga sir, nung ginawa ko yung combination na ganung setup, so nagkaroon kasi ng kanal yung daluyan ng rampahan ng bola natin. So para sa akin pangit po yun mga sir, pero depende na rin sa inyo kung ano po yung gusto ninyo. Kung may pera po kayong pambili ulit ng pulley, pwede po ninyong gayahin yung ganun. Pero para sa akin X na po yung ganung setup dito sa may bola natin, yung magko-combination ka ng iba-ibang gramo. And then yung huling piyesa na ilalagay natin dito mga sir, syempre yung belt natin. So punas-punasan lang din natin yung belt natin, baka meron pong dumikit na grasa dito. So ito po yung rotation ng belt natin. So i-press lang natin dito mga sir para pumasok po yung belt natin. Tsaka po natin ilagay yan dito sa may pulley. So ayan, ganito po yung tamang paglagay ng belt. Tapos ayan, RRGS baka naman, no? Ayan, magandang combination po ito sa pulley natin mga sir, para mas dumulo pa po yung belt natin dito. So ilagay na rin natin yung lock ng pulley natin dito mga sir. So ayan, gamit tayo ng stock nut. Ayan, tapos kamay nyo lang. And then gamit na rin tayo ng baril dito para humigpit na rin po siya, no? Ayan, so mas maganda po kapag gumagamit tayo ng mga proper tools para hindi po masira yung panggilid natin. At kapag okay na po lahat mga sir, pag-anayin na natin, no? So ito po yung itsura niya mga sir. So talagang tatakbo na po kayo ng mayigit 100 dito. So baka mag-120 pa yung top speed natin dito mga sir. So ayan, okay na po yung panggilid natin dito. So dito naman mga sir, meron pa tayong natirang Kobe CBT cleaner. So yung crankcase cover natin, isprayan na rin natin para malinis na rin yung loob nito mga sir. So medyo matagal ko na rin bago na palinisan. Kung makikita ninyo, talagang sobrang dumi mga sir. So natatanggal agad yung mga duming kumapit dito. So syempre punasan din natin ng malinis at yung basahan. So yung mga pinangpunas nyo po kanina, wag nyo na pong gagamitin yun, no? Kasi madumi na po yun, tapos ipapahid nyo ulit siya dito sa anilinisan natin. So wala rin pong kwenta yun. Ayan, ilalagay na rin natin yung mga pang cover dito sa crankcase natin. So dito mga sir, tapos na natin gawin yung panggilid natin at tapos na rin natin linisan. So pakinggan nyo muna yung tunog ng motor natin dito. So papaganain na natin siya. Bomba! At okay na nga po yung motor natin dito mga sir. So kung gusto nyo pong gayahin yung setup natin sa panggilid, wala naman pong problema dyan. Masaya pa ako na nagiging isang inspirasyon nyo ako dito sa motor natin. At dito na nga magkatapos yung video vlog natin. At huwag nyo sanang kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong manotify at lagi kayong updated. And thanks for watching.